Kumusta mga kaibigan? Ngayon ni nasa ikasiyam na kabanata na tayo ng ating kwento. Ngunit bago tayo magpatuloy, please hit the subscribe button as well as the bell icon. At huwag din kalilimutang i-like ang ating video. Gracias! Hindi pa tiyak ni Cheska kung ano talaga ang dahilan ng kanyang panibagong sigla sa mga sumunod na araw. Naging regular na ang tawagan nila ni Liam. Madalas na kinukumusta siya nito. Panay pa ang padala ng pagkain sa opisina ng kanilang kampanya at ng St. Camille. Isang araw ay naisipan niyang sorpresahin ito. Nagpunta ang dalaga sa bahay nito. May dala din siyang pagkain. Ngunit pagliko pa lamang niya sa street ng mga ito, isang bloke ang layo sa mismong bahay, ay napansin na niya kaagad ang paglabas ito sa gate kasamang isang seksing babae. Ipinarada niya ang kanyang kotse sa tabi ng daan. At hindi niya inalisan ng tingin ng dalawa. Nag-uusap ang mga ito sa tapat ng gate. Kitang-kita pa niya nang ayusin ng babae ang color ng polo shirt na suot ng binata. Tila may lakad ang mga ito. Nang matanaw niya ang hitsura ng babae, agad niyang nakilala ito. The lady was Sofia Montego. Hindi siya maaaring magkamali. Pagkatapos ay lumulan ang mga ito sa isang magarang sasakyan. Nakakapit pa si Sofia sa binata at todo alalay naman si Liam sa babae habang pasakay ng sasakyan. May naramdamang kirot si Cheska sa kanyang puso. Halos magtago siya sa ilalim ng manubela ng kanyang kotse upang hindi siya makita ni Liam. Hinintay niyang makalagpas sa kanya ang sinasakyan ng mga ito. Saka niya nasuntok ang manubela. Mahal na niya si Liam kaya nasasaktan siya ng ganoon. Ang tanga-tanga mo, Cheska! Sabi niya sa kanyang sarili. Bakit ba hindi mo pinakinggan ang advice sa mga kaibigan mo? Bakit naniwala kang pwede kang seryosohin ng isang katulad ni Liam? Ang walang hiyang yun! Nagpropose pa siya ng kasal, ngunit sila na pala uli ni Sofia! Hindi siya nakatanggap ng tawag mula sa binata ng sumunod na tatlong araw. Sino ang lolokohin niya kung sasabihan niyang hindi pa din siya naghihintay ng tawag nito? Nagbabaka sakali pa ding madinig niya mula dito na nag-usap lang ito at si Liam at hindi naman nagkabalikan ng dalawa. Pero nang hindi na ito tumawag sa sumunod na pang-apat na araw, ay lalong tumibay sa kanyang isip ang kanyang hinala. Ngunit nagulat siya nang magpunta ito sa kanyang bahay isang araw. May dala itong bouquet ng nagagandahan at mamahaling bulaklak. Tulips and white carnation ang karamihan. Anong ginagawa mo dito? Galit na salubong ni Cheska sa binata. Dinadalaw kita. I'm inviting you out. For what? Namiss kasi kita eh. Ilang araw din kasi ako sa isla. Hindi naniniwala si Cheska. Nag-aalibay lang ito upang itago ang katotohanang nagkabalikan na ito at si Sofia. Baka naman nag-away ng mga ito. O baka na-realize si Sofia na hindi ito willing magpakasal sa isang lalaking pawala na sa limelight at hindi na perfectly fit. Baka ang minahal lang nito ay ang sikat at perfectly fit na si Liam Bautista. At anong tingin nito sa kanya? Rebound? Namiss mo ako? Huwag na nga tayo maglokohan dito, Liam! At tinalikuran na niya ito. Tuloy-tuloy siya sa pag-akyat sa hagdan. Ngunit sumunod naman ang binata sa kanya, habang hawak pa din ang bouquet na hindi niya tinanggap nang iabot ito sa kanya.
Saskia, wait! Bakit ka ba nagagalit? Nasa tapat na siya ng pinto ng kanyang kwarto nang mapigilan siya nito sa kanyang braso. Will you explain to me what's going on? Ani naman ang binata. Ipinagpag ni Cheska ang kanyang braso upang mabitawan siya ng binata. Ngunit hindi nito ginawa iyon. Sa halip ay isinandal siya nito sa pinto. Hawak pa din siya sa isang braso. Hindi makagalaw ang dalaga. Nagagalit ka dahil hindi ako nakatawag sa iyo? Tanong nito. Gusto ko lang subukan kung mamimiss mo ako sa isang linggong wala tayong communication. Gusto ko makapag-isip ka para makapagdesisyon ka na. Paliwanag naman ni Liam. Paano ako nakakasigurong hindi ka nagsisinungaling? Hindi ko nga alam kung kailan ka sincere at kung kailan hindi. I still think I don't know the real Liam Bautista. Gagalang ako dahil madalas akong naniniwala sa iyo. Umaasang nagbago ka na nga at seryoso ka na sa mga ipinapangako mo. Cheska, I'm serious. Madiing sabi ni Liam. Lagi ka na lang nagdududa sa akin. Hindi mo alam na nasasaktan na ako dahil tila hindi mo ako gustong paniwalaan. Kung ganun, bakit mo ako inaalok ng kasal samantala mukhang si Sophia naman ang gusto mong pakasalan? Bakit hindi ka sa kanya mag-propose? Tinitigan siya nito ng matagal. Cheska, ikaw ang gusto kong pakasalan. Bakit ba kung kani-kanino mo ako itinataboy? Kung talagang hindi mo ako matanggap, fine! Ngunit huwag mo naman akong itaboy kung kani-kanino. Akala mo ba hindi ko alam? Liam, nakita ko kayo last week. Nagpunta siya sa bahay mo. Saglit na natigilan ang binata. Ano ba ang tinutukoy ng dalaga? Ngunit agad din siya makabawi nang maalala. So yun pala ang dahilan kaya para kang tigredian na gustong manimbasib ngayon. Siya ang mahal mo, Liam. Mahal ka din niya. Kayo ang nababagay. Kaya sa kamay niya mo ibigay ang wedding ring na yan. Pasinghal na sabi niya dito. Siya na lang ang yayain mong magpakasal, hindi ako. Binitawan ni Liam ang kanyang braso. Saka galit na binitawan nito ang bouquet sa sahig. Is that what you really want? Ani tong tiim ang mga bag-ang. Okay. Itinaas pa nito ang mga kamay habang humahakbang ito paatras. Sige, magsama kayo! Wika ni Cheska sa binata. Akala mo ahabulin kita? Akala mo in love ako sa'yo? Wika niya habang sumusunod siya dito papunta sa hagdan. Nang hindi huminto si Liam at nagtuloy-tuloy na lang sa hagdan, ay pinigilan na niya ito. Hoy! Tingnan mo tong taong ito! Wala ka man lang bang sasabihin? Basta ka nalang tatalikod! Manghihit and run ka na naman? Magpapaibig ka ng babae pagkatapos tatalikuran mo? Ngunit patuloy pa din si Liam sa pagbaba ng hagdan. Samantalang sa Cheska naman, ay naupo na lamang sa pinakaituktok na baitang. Akala ko ba, kung hindi lang din sa akin isusot ang wedding ring na yan, itatapon mo na lang? Biglang huminto naman si Liam sa pinakmababang baitang, saka pumihit paharap sa kanya. Iyon naman ang totoo eh. Ayaw mo lang ako paniwalaan. Ayaw mo akong papasukin sa pinto mo. You don't want to give me a chance. Akala ko ba, charitable ka? Maramot ka naman palang magbigay ng chance sa mga taong gustong magbago. Tila natauhan naman si Cheska. Totoo ba? Hindi ba kayo nagkakabalikan ni Sophia? Isang ngiti naman ang umalpas mula kay Liam. Nag-usap lang kami. Nagpaalam siya sa akin. Sabi niya, magtatagal daw siya sa Mexico. So,
We only had lunch ng araw na iyon para maghiwalay kami nang walang samaan ng loob. In the first place, hindi naman naging ganun kaseryoso kami sa isa't isa. Pareho kasi kaming takot mag-commit noon. Tila natauhan naman dito si Cheska. Napangiti na din siya. Sa kaniya inilahad ng kanyang dalawang braso na parang inaabot niya nito ng yakap. Oh, huwag kang tatalon, baka hindi kita masalo. Gulantang na ani naman ni Liam. My knees are not that strong. Bumaba na lamang si Cheska. Sinalubong naman siya nito sa gitna ng hagdan at niyakap siya nito sa kanyang baywang dahil mas mataas ang step na kinaroroonan niya. Kaya naman nakatingala ito sa kanyang mukha. Git ka palang magselos. Kantsaw sa kanya ng pinata. Pero ibig sabihin na yan, may pakaalam ka sa akin. Liam, I do. I wanna marry you. And I love you so much. Kahit hindi ko alam kung may kasiguraduhan ako sa iyo. Ngumiti naman na malawak si Liam. I love you too. And I promise to be a good husband to you. Please tulungan mo ako na maging isa. At naglapat ang kanilang mga labi. They kissed like there was no tomorrow. Kasabay ng kaligayahan nararamdaman nila, ay sinimula na din nila ang pagpaplano sa kanilang kasal. Sila lamang muna ang nagplano. Wala pa silang ibang pinagsabihan ng tungkol doon. Gusto nilang maging tahimik ang lahat. Ni hindi nga sila kumuha ng wedding planner. They wanted to plan and do everything on their own. Sa akin ay pinapasa ni Lolo ang pagiging CEO ng Bautista Group. Wika ng binata habang nasa dining table sila. Kasalukuyan silang nasa bahay ni Liam and they are planning the venue of the wedding. Iniisip ko pa kung kaya ko. Alam mo namang bola lang ang alam kong hawakan ng may control. Paano kung pumalpak ang kumpanya kapag ako na ang humawak nun? Ano ka ba? Think positive. Pag-alo naman ni Cheska. Kaya mo yan. Sabi mo nga, ikaw ang naging inspirasyon ng lolo mo nang itinayo niya ang Bautista Group 20 years ago. Oo nga. Ngunit bagong field ito. Ayokong biguin sina lolo and dad sa laki ng tiwalang gusto nilang ibigay sa akin. Liam, sportsman ka. Madami kang ideas kung ano ang mga products na gusto at kailangan ng tao. I-apply mo lang naman ang nalalaman mo at ang mga ideas mo. Alam mo kung anong kailangan at gusto ng mga sportsmen. At para ma-ensure na may continuity ang success ng kumpanya, why don't you introduce some new product lines like undergarments? Payo naman ni Cheska sa binata na alalang-alala. Nabuhayo naman ng loob ni Liam sa sinabi ni Cheska. Great idea! That's how a successful businesswoman thinks. Hindi na ako magtataka kung bakit successful at patuloy ang paglaki ang kumpanya mo. May ideya ako. Bakit hindi tayo bumalik sa aking island? Mas okay siguro kung doon natin planuhin ang wedding natin at ang mga bagong product lines para sa Bautista Group. Oo nga! That's a good idea. Pagsapit ng weekend, ay nagbalik sila sa isla. Masayang-masaya ang lahat na magpapakasal na sila ni Cheska. Nainggit ka talaga sa amin ni Des, bossing ah! Talaga namang susunod ka agad kayo. Biro sa kanya ni Samson. Nagkatuwaan silang mag-barbecue party noong unang gabi nila sa isla. Gumawa sila ng bonfire at doon sila nagkantahan sa palibot ng apoy. Makalipas ang ilang oras, naunang magpahinga ang mga kababaihan kasama si Cheska. Silang mga kalalakihan naman ay nagkaroon pa ng konting inuman. Medyo malalim na ang gabi nang mapansin ni Liam si Cheska na yakap ang sarili sa veranda. Dali-daling nilapitan niya ito. Cheska? Is there something wrong? Usisa niya sa babae. I
had a bad dream. Anito. He did not know whether to touch her or not. He could see that she is in a fragile state. He did not want to make it worse. Nilingon ni Cheska si Liam. Ayoko na sana mapanaginipan iyon. Ngunit pabalik-balik, Liam eh. Come on, Angel. Tell me about your nightmare. I was only 9 then. At sa loob ng 60 seconds, I lost everyone who mattered to me. As in everyone, in a plane crash. Plane crash? Yes. Galing kami ng Manila. And papunta kami sa Cagayan de Oro. I was there. Ako lang ang himalang nabuhay. My mom and dad died. Pati na din ang elder sister ko. Oh my God. Usan ni Liam, saka niya kinabig at niyakap ang dalaga. Hanggang ngayon, natatakot ako kapag napapanaginipan ko iyon. Natatakot ako maiwan uli. Ang lola ko na nga lang ang natirang nagmamalasakit sa akin, maaga pa siyang namatay. Nang mawala siya, ang naiwang kasama ko sa bahay ay ang half-sister ng mami ko at ang pamilya niya. Since then, nag-iisa na akong lumalaban sa buhay. Pati mga taong inaasahan kong magmamalasakit sa akin, hindi ako pinagmalasakitan. Inubos nila ng asawa niya ang minana ko kay Lola. Pinagtangkaan pa ako ng masama ng husband niya. Kaya umalis na lang ako sa kanila at hindi na din ako naghabol pa sa parent dapat talaga ay para sa akin. Naiiyak na wika ni Cheska. Walang hiya sila. Gusto mong balikan natin sila? Galit na reaksyon naman ni Liam. No, huwag na. Ayoko nang balikan ang mga nangyaring iyon. Tahimik na ang buhay ko ngayon. Hinigpitan ni Liam ang yakap niya kay Cheska. Kaya pala takot ito sa isang relasyong walang kasiguradahan. Kaya pala takot itong maiwan. Kaya pala natakot itong sumugal ng pagmamahal at tiwala sa kanya. I don't want to be alone tonight, Liam. Wika ni Cheska. He buried his face in her hair. You won't be alone. Nandito ako. Gusto mo bang kape? Just your arms, Liam, please. Yakapin mo lang ako, okay na. Please don't leave me. Of course, I won't leave you. Wala kang dapat katakutan. Panaginip lang iyon. Matulog ka na uli. Akbay ito ni Liam nang inihatid niya ito sa guest room. When they reached the bed, he lifted the covers and she slid under them. Then he turned off the light. Huwag mo muna kong iiwan hanggat hindi ako nakakatulog, Liam. Pakiusap ni Cheska. Sige, sige. Babantayan kita. Ani naman ang binata habang hinahaplos nito ang kanyang balikat. He was beside her. She nestled against him instantly. His scent comforted her in a way that nothing else could. Familiar and cherished, making her feel safe. She closed her eyes, hoping for sleep. But she was so aware of him. She thought she would never sleep again. Lumipas ang mga sandali, but life came to a stop. There was no world but theirs, no pain but hers, no comfort but his. Hindi ko alam na ganun pala kalungkot ang pinagdaanan mo. He said in the darkness, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Tila hindi na din ito kayang magpigil. Tinagilid niya ang kanyang ulo. Naghintay sa gagawin ng binata. Yumuko ito sa kanya. Hanggang sa madampi nito ang labi nito sa kanya. Hinanap ng dila ng binata ang pagpasok sa kanyang bibig at kusang loob naman niya itong pinayagan. Ang ganoong lambing, ganoong pag-aalaga ang kanyang hinahanap.
Nagpatuloy ang magiliw na halik at sa loob lang ng ilang minuto, namilipit sila sa sarap nang naabot na ang langit. Kapwa hinahabol nila ang hininga. Niyakap ni Liam si Cheska ng sobrang higpit at hinalikan sa tuktok ng ulo. At doon, ay nilamo na ang babae ng antok. At dito nagtatapos ang ikasiyam na kabanata ng ating kwento. Matuloy kaya ang kasal ni Liam at Cheska? Yan ay ating abangan sa susunod na pahina ng aklat ni Evan.